Okay, mabilis ang video lang mga kaibigan. So napadalaw yung ating barkada at naikwento niya sa akin na nagpalit daw siya ng high tension wire. So unang pinagbintangan ay spark plug. So bago na yung spark plug, no? Kasi palyado. Tapos akala nga battery, kasi nga ayaw tumuloy. May isang battery center, sabi sira na daw. Pero nung pina-check niya ay okay naman pala sa ibang battery center. So ingat tayo sa mga mapagsamantalang battery center, no? Minsan sasabihin, hindi na okay. Yun naman pala, gusto lang makuha yung battery ninyo. So dapat alam ninyo kung good or bad yung battery, no? Isa, dalawa, tatlong mga battery center ang pagpa-check-upan nyo. Makakachempo rin kayo ng mabait. So itong high tension wire, mga kaibigan, naranasan ko na rin to sa multicab. Hindi mawala-wala yung palya. Bago na spark plug, malinis na yung carburetor, no? Wala naman singaw yung mga vacuum hose, kagaya nito. Minsan kasi pag ito yung may singaw, yung vacuum hose, pumapalya rin yan, mga kaibigan. Kaya ingat din kayo dyan. Minsan may crack lang na maliit, sumisingaw pag nakakalog. Yan ay nagiging cost din ng pagpalya. Pero sa kaso nitong Corolla, nitong barkada natin, no? So, nagpalit siya ng high tension wire kasi ito, pag inangat niya, hindi nagre-react, walang kuryente na tumatalon yung tik-tik-tik-tik-tik, walang ganun. So, ang ginawa niya, nilipat niya to dito, no? Binunot niya rito. Hindi nyo pwede basta-basta ilipat to rito, mga kaibigan, ha? Kasi may firing order yan. So, kailangan, pag binunot mo siya dito, punutin mo rin siya dito sa distributor. Lipat mo siya sa number, ito kasi number 4, eh. 4, 3. So, lipat mo pati ito, kasama rito. Isang buo mo siya lilipat, hindi pwede yung dulo lang kasi masisira yung firing order. Papalya lalo. So, nung nilipat niya tong wire na to dito, ay wala, dito naman nagloko. Ibig sabihin, high tension wire ang problema. So, minsan po may mga kagat ng daga, kaya tumatalon yung kuryente. Minsan naman, may kalawang na po yan dito sa dulo. Yan, kung makikita niyo yung makintab na yan sa dulo, minsan kinakalawang na yan. Kaya pumapangit na yung transfer na kuryente. Minsan naman dito, nagkakaproblema, no? Malapit nang maputol, kaya manipis na yung bato ng kuryente. Pag medyo na konting vibrate, hindi na maganda yung takbo. Hanap ng hanap, akala ignition coil, akala spark plug, no? Yung pala, high tension wire lang. So para sa mga model na mayroong mga high tension wire, yan, kung never pa kayo nakapagpalit at more than 10 years na yung inyong sasakyan, maganda na rin, no? Part ng preventive maintenance. Paltan nyo na. Magkano bili mo rito, Pops? 950 lang, mga kaibigan. Kita mo, brand new na. Anong naranasan mo, Pops, nung napalta mo? Swabe na, Doc. Swabing-swabe na. One click na. One click. Ayan. So, dati hard starting. Kasi nga, tumatalon-talon yung kuryente niya sa gilid, eh. O kaya, walang binibigay. Pag nagdadanggil ng konti, gumagana. So, syempre, medyo para sa mga baguhan, mahirap hanapin yung sira. Yung iba namang mekaniko, ginagamit nila yon bilang advantage para kumita doon sa mga hindi nakakaalam. Kaya ingat po tayo, doble ingat, daig nang may alam ang walang alam, no? Nanood si sir ng video natin at napanood niya ngayon, hinihila isa-isa. At doon niya na-discover na itong wire na ito ay hindi nagbibigay ng kuryente. So yun lang, isa lang dapat bibili niya, kaya lang sa surplus, naisip niya baka daw bibigay na rin. Kaya isang set na binili niya at tuwan-tuwa naman si sir. Ganda ng performance, walang palya, hindi na siya hard starting, at hindi na lang nanginginig-ginig pag may time. Kasi nga, pag nakakalog, nagko-contact, pag nalulubak, nawawala. So, yun ang ilang mga pangyayari pag ganyan ang problema, no? Sa multicab ko, ganun din. 3-cylinder yon, hindi mawala-wala yung palya. Yung pala, yung panggitna, pangit na. Nilipatan ko ng ibang high tension wire ko na spare, nahuli na yung tope niya. So yun lang pala yun, tumotope, yung parang may ubo na hindi mawala-wala. Palitin na pala, kinakalawang na yung pinaka-tip. Yan, dapat makintab lagi mga kaibigan, no? Wala naman dapat yung kalawang. Yan. So yun lamang po, si Doc Chris ito na Easy Works Garage. Shoutout sa mga Dual Tech Boys dyan. Sir, yan, kaway tayo, yan. Dual Tech Boys yan. Proud Dual Tech, mga kasama natin yan. Yun lang po, sharing is caring. Thank you po, God bless you.